Hello guys! In this video, ituturo ko sa inyo kung paano kayo mag-a-add ng second and third account sa inyong All Access account. So, let's go! So, ang kailangan nyo lang gawin ay punta kayo sa inyong account, ilagin nyo lang yung inyong account. Then, dito sa may baba na to, i-scroll down mo to, hanapin mo yung Add 02 and 03. So, once na maklik mo yan, may button dito na nakulay red, add 02 and 03 accounts. So once na maklik mo yan, mapupunta ka doon sa form para ma-add yung inyong account. Pero dito, no need nang mag-fill up ng form nung katulad nung nag-pay in ka. Dito kasi ang lalagay mo na lang dito yung referral nung mismong i-add na account mo at yung upline niya kung saan siya doon dudugtong. So dito, ito lang naman yan, lalabas dyan yung referral mismo, yung account mo, yung first account. Then, i-click mo kung anong package. So, dito, platinum to. And, ilalagay mo dito kung saan siya idudugtong. So, dito, since may first account siya, ang gusto kong mangyari, ilagay siya sa left ng first account niya. So, ang gagawin ko, gagayahin ko lang yung number, yung unique ID code na to sa first account niya. Dahil sa ilalim ng first account niya, ilalagay yung second account na to. So, gagayahin ko lang siya 39280042657637 28. So, once na malagay ko yan, so, i-check availability ko lang yan, lalabas dito yung name na Alvin Amboy. So, kung mapapansin mo, lumabas doon. So, ilalagay ko siya sa kanyang left. So, pwede rin siyang ilagay sa right. So, it's up to you kung paano yung trip mo. Kasi itong taong to, nag-join siya ng 3 accounts and gusto niya ay naka-triangle yung account niya, hindi nakatukod. So, ginawa ko, nilagay ko sa left dahil may ilalagay pa kaming third account niya dito sa right. So, ginawa ko, left, then check mo tong subscribe to newsletter. Lahat yan, i-check mo. Then, I'm not a robot. So, after nyo maklik yan, pag may check na yan, tsaka nyo i-register. So, pag i-register nyo, so ito yung information, i-check nyo lang kung nasa left ba siya. And, i-check mo to, then confirm. So, once na ma-confirm ninyo yan, pupunta kayo ngayon sa inyong email. So, dito ko na lang bubuksan yung kanyang email sa phone. So, ang gagawin ko, check ko tong package. Kasi, nag-join siya ngayong promo. And suppose ko lang to, so ibig sabihin na choose na siya. And dito, personal pick up lang, wala pa naman tayong delivery option dyan. So soon magkakaroon din tayo. And dito, kung babayaran mo siya ng cash, ng by online or Visa card, credit card, ito yung i-click mo, proceed to check out. Pero kung mag-a-apply ka ng bar or voucher code, dito mo ilalagay. So kami, ang ginawa namin, bumili na kami ng voucher code kasi mas madali yun. So bumili kami ng voucher code, so ilalagay na lang namin dito. So, gagawin ko, pupunta ako sa messenger ko dahil doon ko nilagay yung voucher. So, copy ko lang siya. So, yung voucher na to, makikita dito sa email. So, nasa email to. Once na bumili ka ng voucher sa office or sa online, ipapadala yun ng system sa inyong email kung saan yun ni-register. So, katulad nito, ilalagay ko lang siya, then i-apply. So, nangingi siya ng OTP. So, balik kayo dun sa email kung saan kayo, kung bumili kayo ng voucher at nilagay ninyo sa ganitong email. So, lahat ng verification, dun papasok. So, kukunin ko lang. Nandito pala siya. So, ito yung verification code niya, yung voucher sa OTP. So, insert ko lang siya, guys. So, wait lang natin. So, ito na siya. So, 734816. So, isasubmit lang natin. So, nakalagay dito, package voucher applied successfully. So, i-okay lang natin yan. Then, ipo-proceed na natin. So, proceed lang natin. So, yan. So, once na proceed, lalabas ng mga information. So, ito yung delivery information. So, billing and shipping address. So, gagawin mo lang, check mo na lang to. And ako, nilalagay ko na lang yung contact number ko dito. So, after that, place order na. So,
kanina, kung hindi ka maggagamit ng voucher, pwede kang gumamit ng special account. So, dito siya nakalagay. So, hindi, or hindi kaya, pwede rin gumamit ng credit card account. So, dito kasi, since nilagay ko yung voucher ko, magpe-place order na ako. Once na-click ko yung place order, automatic yan. May lalabas yung information na binayaran mo na siya through voucher, and ito yung information nung papadalhan ng package. So, dito kasi na-claim na yung package na to. So, okay lang kahit makita nyo yung transactions nito. So, wala na kayo makukuha sa office. Okay? So, ito na-claim na yung package niya. So, i-confirm ko lang and boom. So, member, na-add na yung second account niya sa kanyang first account dito sa Front Row All Access. So, ganun lang siya kadali, guys. So, ang gagawin nyo ngayon, para sure talaga, pipicturean nyo yan. So, kailangan yung picturean. So, ako pipicturean ko yung invoice para sure na pumasok. Kasi pwede kasi na pumasok ng successful dito pero wala sa system yung account. So, yun. Pwede nyong ipare-check sa office dahil na-picturean nyo yung invoice. Pwede na lang makita yon. So, gagawin ko pa dyan is i-copy-paste ko pa yung link tapos i-send ko sa messenger. So, ganun yung ginagawa ko. So, yun. And once na ma-encode na siya, successful na, back to page, homepage na ako. So, dito, makikita niya na yung account niya. So, pag kinlik niya tong my account, okay, so, pag-click niya na my account niya, i-click niya yung add 02 and 03 account, boom, ito na yung second account niya, nasa ibaba niya. Kanina, wala yan, so, 01 lang, ngayon, nandito na yung 02 account niya. So, ganun din yung procedure pag nag-add ka ng 03. So, sa lahat po ng tatanong, so, ito yung procedure kapag nag-a-add ka ng account. So, see you ulit sa mga next tutorial natin kung ano pa yung mga pwede kong may tulong sa inyo dito sa Front Row All Access. So, see you and salamat sa inyong panonood.